Also one of the most important part sa pagiging bata ninyo, pagiging youth. Bakit? Dahil kinakailangan niyo maging aware to have respect sa lahat ng mamamayan. So meron tayong gender and development. So paano natin matitiyak kung saan babilong ang isang tao sa mga sa gender and development? Paano natin magbigay ng development sa kanyang pagkatao? So gender and development, early approaches, meron tayong Women in Development, ang sinasabi nating WID, since ngayon ay Women's Month, March. So meron tayong theoretical approaches. The term Women in Development was originally coined by Washington-based network of female development professionals in the early 1970 who sought to question trickle-down existing theories of development by contesting that economic development had an identical impact on men and women. Kung makikita niyo sa America, United States of America, during civilization, transition period nila. So, ang mga babae, they do not have equal treatment. So, hindi sila pinapagtrabaho. So, katulad halimbawa sa mga iba't ibang bansa, mayroong ding mga nangyayari dito sa gender development na yung black to white na mga tao. So, they have different treatment. So, hindi sila equally belong. So, halimbawa mga babae, hindi sila pinapagtrabaho dahil hindi daw nila kaya yung mga trabahong pan lalaki. So, the Women in Development Movement, WID, gained momentum in the 1970s. So, existed in 1970s, driven the resources of women movements in development countries and particularly through liberal feminists striving for equal rights and labor opportunities in the United States. So, dito nag-exist kung paano nag-acquire ng equal treatment ng ating mga kababaihan para magkaroon sila ng trabaho sa labor industry. Liberal feminism, meron tayong liberal feminism, ibig sabihin, they are acquiring for liberation, for freedom to have their own work. Postulating that women's disadvantages in society may be eliminated by breaking down customary expectation of women. So, dito, naglalayon na para tatanggalin yung mga nakasanayan na pamamaraan o pagtrato sa mga kababaihan. Okay, by offering better education to women. So, may karapatan na silang mag-aral. And introducing equal opportunity program. So, may mga programa na pwede nilang ma-acquire. Had a notable influence on the formulation of the Women in Development approaches. So, dito. Yan ang mga dahilan kung bakit nabigyan ng equal protection ng mga kababaihan. So, sumunod na yung mga iba't ibang bansa. The focus of the 1970s feminist movement and the repeated calls for employment opportunities in the development agenda meant that particular attention was given to the productive labor of women, leaving aside reproductive concerns and social welfare. So, hindi lamang dahil sila ay mga nanay, sila ay may karapatang mga anak, for example. So, dapat bigyan din sila ng tone dito sa feminist movement na nag-introduce ng dapat magkaroon sila ng kakayanan para maging productive sa iba't ibang larangan. This approach was pushed forward by Women in Development advocates. So mga advocate nito, reacting to the general policy environment maintained by early colonial authorities and post-war development authorities. So ito, inuupos nila yung mga nakagawian na ng ating ng pamayanan. Okay? Wherein inadequate reference to the work undertook by women as producers was made, as they were almost solely identified as their roles as wives and mothers. So parang tinatanggal na yung karapatan lang nila o yung trabaho lang nila, nararapat lamang sila maging nanay lang at saka asawa. So tinatanggal yon. So the WID's opposition to this welfare approach was in part motivated by the work of Danish economist. So ito, take note of the Danish economist Esther Boustrup in the 1970s, who challenged the assumptions of the said approach and highlighted the role women by women in the agricultural production and economy. So, dito, pinapakita yung kakayanan ng babae na magtrabaho agriculturally, magtrabaho sa ating mga field, tapos landfill, at saka mag-produce
sa production at saka sa economy na nakakatulong din sila sa paglago ng economy, especially in taxation. And also in Philippines, di ba? Reeves and Badin 2000 point out that the Women in Development approach stresses the need for women to play a greater role in the development process. So meron silang greater role, meron silang role tinitingnan, sapat na space para sila ay magkaroon ng development. According to this perspective, women's active involvement in policy making will lead to more successful policies overall. If you have noticed, minsan ang DOJ, ang nilalagay natin sa mga nilalagay ng ating government sa Department of Justice is babae, di ba? So, katulad na sa paggawa ng mga polisiya, policy making, so makakatulong sila. Thus, a dominant strand of thinking within WD sought to link women's issues and development, highlighting how such issues acted as impediment to economic growth. So, dito, illustrated kung paano magiging masagana ang ating pamayanan kapag binigyan natin ng equal role, equal protection, equal treatment ng ating mga kababaihan. Okay? So, criticism. There are criticisms sa women in development. So, meron tayong unwanted consequence of depicting women as a unit whose claims are conditional on its productive value, associating increased female status with the value of cash encashment in women's lives. So, yan. The weight view and similar. Kasi, di ba, ang lalaki dapat ang sumusuporta sa pamilya, sa asawa at sa mga anak. The WID view and similar classification based on Western feminism applied a general definition to the status, experiences, and contributions of women and the solution for women in third world countries. Furthermore, the WID, although it's advocated for greater gender equality, okay, did not tackle the unequal gender relations and roles at the basis of women's exclusion and gender subordination rather than addressing the stereotype expectation entertained by men. Kasi nga, karamihan sa mga kalalakihan, inisip nila na hindi pwede yan magtrabaho rito, for example, dahil hindi niya kaya yung ating ginagawa. So, mali sila. Although, mayroong mga defects, halimbawa, mayroon silang hindi kayang gawin, halimbawa, yung pagbuhat ng mabibigat, so, depende rin. Pero ngayon, mas may maraming babae na mas malakas pa kaysa sa lalaki. Moreover, the underlying assumption behind the call for reintegration of the third world women with the national economy was that women were not already participating in development. So, katulad natin sa Pilipinas, we are a third world country dahil hindi pa tayo tawag dito, economic stable dahil nakaasa pa rin tayo sa mga foreign debt. So, pwede natin encourage yung ating mga magulang. Katulad na sa, although tayong mga Maranao, marami na sa atin ang mga babae na nagtatrabaho. Thus, downplaying women's roles in household production and formal economic and political activities. So, although, makikita natin, as you have noticed, na marami ng kababaihan ang engaged in economy, nagtatrabaho, at saka na-elect sa mga political position. Okay. The WID was also criticized for its views on the fact that women's status will improve by moving into productive employment, implying that the move to the modern sector need to be made from the traditional sector to achieve self-advancement. Further, implying that traditional work roles often occupied by women in developing world were inhibiting to self-development. So ito yung mga criticism na ibinibigay, pinupukol doon sa WID, yung tinatawag nating Women in Development. Women in Development, or meron tayong WAD, is Gender Studies. So, pinag-aaralan dito kung paano nagiging maganda yung status, maganda yung character ng isang o madidevelop yung pagiging babae.
Okay, theoretical approach, mayroon tayong modernization theory. So, kung saan, in-explain niya yung mga limitation na po pwedeng paggawa. Hindi naman dahil nagtrabaho ang babae, so yung hindi talaga niya kaya, isipapagawa mo. So, kung ano, kung saan lang sila po pwede natrabaho, so doon lang sila ilagay. So, practical approach, mayroon tayong relationship between women and the work that they perform in their societies as economic agents and both to the public and domestic spheres. It also emphasizes the distinctive nature of the roles women play in the maintenance development of their societies. So, mayroon silang distinctive nature. Kung saan lang sila po pwede, so yun lang ang bibigyan natin. Kung ano yun lang yung kaya nila, huwag natin sobrahan. Okay, reinforce existing structure of inequality present societies overrun by patriarchal interests. So, dapat equal protection sa trabaho so long as kaya nila. In general, WAD is thought to offer a more critical conceptualization of women's position compared to WAD. So, kung makikita natin, di ba, even in the military, so 20% is kababaihan yung nilalagay natin. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.